niggas say that you lost without me. All my bitches feel like I died, so I don't need fucking with you, feel like jail, nigga. I can't even exhale, nigga. Pussy like Holy Grail, you know that. You gon' make me need bail, you know that. Caught living with your friend, you ain't even had me lying on your... Be, anong chapter ako? Sa'yo na lang siguro yung chapter 1 tsaka chapter 2. Sige. Sige, be, tulungan na kita. Be, si Margo, kanina pa yan siya. Be, sumasobra na siya. Victoria! Hoy, Margo! Tumulong ka kaya dito? Ay, hindi ko naman kasi kasalanan na influencer ako. Influencer? O sige nga, magbigay ka ng 10 taong na impluensyahan mo? O di ba wala? Mga inggitera kayo. Palibhasa wala kasi kayo mga followers. O paano? Sabihin na natin. Sabihin mo na, be. Para hindi na lumaki yung ulo ng isang to. For your information, alam na namin sikreto mo. Bakit ang dami nyo ng followers? Ay nako, napakadali, be. We just click the link on your bio. Boom! Instant famous na kami. And take note ha, hindi yan fake. Totoo yung tao. Wait. So that means influencers na din kami? Teka nga, hinto. Eh paano yan? Wala pa tayo na influential na tao. Influencers ba tawag sa atin? Oo nga no. Required ba? Aba syempre, influencers nga diba? Di tayo pasok be. Di ba? Bobo. Nak, pasok na kayo. Magsisimula na Christmas party natin. Hala, bakit pang pok-pok yung suot niya? Oo, oh, bakit suot mo kortina nyo, be? Ay, baka kumot nila. Wow, ang ganda. Ay, wala, be. For sure, ikaw na yung best dress. Woo! Diba, guys? Grabing paghahanda mo, be. Hindi nga ako masyado naghanda, eh. Shit, ang ganda ni Margo! Wow, ang ganda. OMG, siya ba talaga yan? Effortless na effortless, hindi kagaya ng iba dyan. Katapusan mo na, be. Oh, huwag magagawa ng sarapang pagkain. Yung makaroon pa niya. Ay, guisit naman. Sino nagpatay ng music? Hoy, ang Apple ha. Ang Killjoy mo naman, ibalik mo. Christmas party ba to o concert ng Blackpink? Ay, sige na, next player na. Ego, teko na. Asus, wag ka na magpakipot. O, ready na kayo ha. Steady. Bibitawan ko na. Ready? Get set? Go! Uy, shit, nag-gipi lang. Uy, Margo, entrista. Hala, may bago na tayong love team. Grabe, kilig na kilig ka naman. Hala, di ba jowa yan ni Tristan? Babe, ano ba pag-usapan natin to? Tumigil ka na nga, Victoria. Di na nga kita mahal. Break na tayo. Break na tayo. Break na tayo. Break na tayo. Hello, Mark. Break na kami. Punta ka sa bahay mamaya. Teka. All this time may kabit ka? Tanga! Siya yung original, ikaw yung kabit. Uy, Victoria, kumusta na kayo ng jowa mo? Ha? Wala na akong jowa, be. I know, right? Nareramide lang kita. Eh, ikaw, be. Kumusta papa mo? Okay, class. Pass all your papers, finish or unfinished. Ah, Brenda, wala ka ding answer sa number 6. May sagot ako, no? O, meron ka pala. Bakit di mo ako pinakopya? Pinakopya kita sa number 2, ah. Oh, I'm sorry. Hindi ko kasi alam, eh. Akin na yung papel mo. Ako mag-check, ha? Magot ka, be. Ma'am, di ba protons yung sagot? Kulang po ng S. Wrong spelling is wrong. I-fill in the blanks, letter lang po yung sagot niya. Ay, naku, ma'am. Not following instructions. Ay, mali ito. Copy and answer, di ba, ma'am? Oo, malian mo yan. Zero ka. Piliin mo yung kinakalaban mo, ha? Hoy, sino yan? Ay, baka bago nating classmate. Baka transferee. Wow, may bagong chicks, pre. Ano ba? Inayako, eh. Siguro, pre. Tanungin mo lang yung pangalan, eh. Ah, miss, ano pangalan mo? Guys, ano ba ako to? Hindi nyo ba ako nakikilala? Teka, may kabose siya, pre. Ay, oo nga. Hayop ka, Brenda. Ikaw ba yan? Oh my God! Shit, ang ganda mo! Be, pwede pa hawak? Uy! Baka magasgas mo, be! Ay, ang arte mo naman. Good morning, ma'am! Oh, may bago kayong classmate dito? Ay, naku, ma'am, huwag kang malito! Si Brenda yan! Ay, we! In fairness, bagay sa'yo, ha? Ay, naku, ma'am, ganyan talaga ba sa iniwan ng jowa? What? Really? Kailan pa? Anong dahilan? I-cheater pala yung gago, eh. O tapos, sino da yung kabit? Hala, ang chismosa ni ma'am. Brenda? Grabe, totoo nga yung balita. Gumanda ka nga. Salamat. O, paano ba yan? Sabay na tayo lunch. Ah, sige, next time na lang siguro. Sus, pakipot ka pa. Eh, di ba crush mo ko?
Noon yun, bagong taon na din nakita mahal. Oy guys, truth or dare, sino gusto sumali? Oy ako! Ako din! Ay go, sali ako dyan! Oy ako din, pasali! Oy ako din! Oy Tristan, dito ka na umupo! Ay, excuse me, pwede makiupo? O sige, ako na mag-iikot ha! Chas, kinakabahan ako! Uy, hinahinay lang ha! Yun, si Victoria! Paano na be, truth or dare? Sige, truth na lang akin. Uy, huwag kayo masyado seryoso ha! Totoo ba na hindi ka pa nakaka-move on sa ex mo? Uy, grabe ka naman, Queenie. Ala, akala ko ba bawal magseryoso? Uy, guys, iba na lang. Baka insensitive niya naman. Uy, V, huwag mo na lang sagutin. Oo, totoo, mahal ko pa rin. Oh, di ba? Sabi sa inyo, eh. Okay, next. Guys, ayusin niyo naman. Uy, kung ngayon nagsiseryoso dyan, eh. Ayun, si Tristan. Ano kaya? Truth or dare? Dare na lang, katakot kayo mag-truth, eh. Okay, sige, simple lang naman to. I dare you to kiss someone you like. Oh my gosh, who will it be? Si Brenda or si Margot? Seryoso ba kayo? Oo, seryoso kami. Bilis na! Ang tagal mo naman pumili! Hala, si Jason? Ay, hindi, baka friends lang. May friendly kiss ba mga lalaki, be? Guys, sige, si Earl muna ako. Hala, si Brenda, saan ka? Hala, lagot kayo. Oh, gamitin mo na! Anong ginagawa mo dito? Alam mo, matagal na naming alam yun. Ano? Matagal niyo nang alam? Matagal na! Ikaw kasi tatanga-tanga ka eh. O ano gagawin ko ngayon? O edi mag-move on. O try mo to. O ano to? Ay nako be, that's Suka app. It's a social app for making friends. Ay ayoko na be, pagod na ako magmahal. Ay nako te, the best yung app na yan. Makakamit ka pa ng mga foreigners. Ang bibilis pa mag-reply. Uy, ang sweet mo naman. Natouch tuloy ako. Hoy Margot, ikaw na lang kaya i-date ko. Gaga ka, di tayo talo. A round of applause for our intermission number. Ay, ang gwapo nung naka-green. Hindi be, mas gwapo nung naka-white. Hindi be, mas gwapo nung naka-kaya. Maldag naman kayo. OMG, isa pa. Ay, grabe naman mga kaldag. Be, nabuntis ata ako. Ay, gather around, may exchange ship na tayo. Queenie, Merry Christmas. Wow, ang laki naman ito. Ay, picture frame. Ay, hala. Yan nakuha niya. Oo, be, may putok kasi yan. Tsaka mabaho bunganga. Ma'am, sana masaya ka sa regalo ko. Mag ulit? Feel ko iPhone Pro Max yan. Hala, be, namimigay ng regalo si Margot. Oy, Margot, kami din. Grabe, ang daming regalo. Huwag mo naman kaming kalimutan dito. Nako, for sure, ang dami din niyang matatanggap na regalo si Margot. Hala, anong nangyari? Okay lang siya. Margot, ano nakuha mo? Sama ng loob. Hi guys, so after 22 years, magko-color na talaga ako ng buhok. Yes po, apo, tama pa yung narinig nyo, virgin na virgin yung buhok ko. And ito na nga, nilalagay ko na yung cap sa buhok ko kasi susundutin niya ni Ate Bella guys, kasi highlight lang yung gusto ko. Shoota, nagmukha akong si My Precious dito, ano ba yan? Shoota, pangit ko, pero carry lang. At saka guys, yung gamit ko pala dito is yung Love Color Hair Lightening Cream. Kasi nga, base sa na-research ko, organic pala to. And take note, hindi siya nakakasira sa buhok. It's ammonia free and PPD free. Kaya nung nalaman ko, ay nako, nagpakulay na talaga ako ng buhok. At ito na nga, binabalot na ng foil yung buhok ko. And after 30 minutes na paghihintay, tingnan nyo naman gaano kaganda yung buhok ko. O diba, pansit kanton. Kaya dali-dali na ako pumunta sa CR guys para banlawan to. And I'll be using the purple shampoo of the Love Color. And because of this, it will reduce the yellowish color sa buhok ko. Tapos, wait ka lang ng mga 10 to 15 minutes para ma-absorb ng hair yung product. Then after that, I'll be using the purple conditioner na. Then nag-wait ulit ako ng 3 minutes before ko siya binanlawan. Then oh my god, I was so blown sa result. Ang ganda ng pagkakulay, wala akong dryness na na-feel. Like legit guys, it was totally worth it. Kung ganito lang pala kaganda at kadali ang pagkulay ng buhok, matagal ko nang ginawa. Ma, na-ay birthday dito kay Aling Pising. Birthday! Yan ang matagin ba? Oh, birthday! Na, lami pagkisalaganda. Nag-lechon pa dyan. Okay, makaulo ha. Dahil pakita ang sudan. Ayun. Sorry, mas yung dryness. Isa man to si Pangayo. Kadali, ragod! Ayun, ay tao! Oh, nga na naman ka direk! Uy, Mars! Iulintan ako ng plato ba? So, sa tig-atig na pagkag-ulig plato, last year ko pa lagi pangita. Nadi mo'y birthday karon Mars? Wala gi mo nang invite. Ginbet na ita mo last year. Oo, birthday na ako. Sige na, kaya dagan mo bisita, good. Uy, kadali lang! Murag, dagan lagi mo ganda, Mars. Oh, sakto lang. Unya, murag lami, pajud siya. Awara atik-atik ni uli ni bayhana ni ay. Marag wala pa punto nagkaon ba? Ah, mauna. Atik-atik pag-ulig plato ha. Sama na nga, timingan dyan sa pag-uli na ako kay birthday ni mo. Dara o. Bantay, di na po ni maulin kaldero ha. Uy, thank you. Grabe makikaganda madi, bongga mang kayo. Hay, kung kabalo lang ka, na-short na mi sa handa. May nalang dyan na ay Digido. Digido? Unsa man na? Ha? Wala ka balon sa'y Digido?
ang DigiDoc ay nag-offer og paspas, legit og short-term loan para pangdagdag budget, pangbayad og bills, o di kaya pangpuhunan nimo sa imong business. Ala ka oy kanindot man di ay ana. Unsay nindot oy? Astang nduta. Tapos isa ra pa gid ka valid ID ang kailangan. Man ana maka-apply dayon kag 1,000 to 25,000 na loan. Asa man ko mag-apply? Pwede kay ka mag-apply sa ilang website na digido.ph o di kaya i-download na lang ilang app sa Google Store sa App Store. Tara madi mag-loan na ta. Grabe, ka-stress tong work na to. Ay, true ka dyan, te. Ay, nako, be. Sinabi mo pa. Makapag-leave nga. Hydroflask ba yan? Grabe, mahal niya. Oo, bago to. Pa. Yabang mo naman. Kailangan talaga ganunin sa mukha ko. Wala na pinagsasabi mo, be. Hindi kaya. Teka lang, may nag-text eh. Oh my God. Bago yan? Oo, fully paid. Wow, sana all. Napaka-ingitera mo naman. Buti nila nakabili na ako. Pa, kabog ni. Wala ka pala. Talo kami. Better luck next time. Oops. O, ikaw, Brenda, anong meron ka? Hello? Hello? Hey. O, di kaya na may pera. Hey, when kaya? Sana all na lang talaga. Ano ba, Brenda? Huwag ka nga maingit doon. Be a responsible adult, okay? Tsaka marami pa tayong bills at tsaka wala pa tayong budget. Oy, oy, oy! Need ba ng extra cash para sa budget mo? Your wish is my command. Legit ka ba? Pinagsasabi mo me, oo naman, legit na legit to. 1, 2, 3, pasok! Kulang sa budget, need mo ng pera, huwag kang mag-alala dahil Digido ang bahala sa'yo. Quick, legit, sunit cash loan ang hatid sa'yo ng Digido. Sige, sige, tell me more, tell me more. Makakapag-loan ka ng 1,000 to 25,000 gamit ang isang valid ID kagaya ng passport, SSS, teen ID o driver's license. At ito pa ha, mabilis at madali ang pag-apply ng loan sa kanilang website na digido.ph. O di kaya, i-download mo na lang yung app sa Google Store o sa App Store. Oh my God, this is it! Mare? Mare! Si Charis, yung inaanak mo. Uy, iha! Ang laki-laki mo na pala. Bless kay Ninang. Honor student yan, tsaka talented. Diba, anak? Sumayaw ka. Eh, si mama naman eh. Huwag ka mag-inarte. Wala tayong pera. Ay, ang galing naman pala ng inaanak ko. Ay, sige, kembot mo pa. Ay, naku, Mare. Marunong din yan kumanta. Ma, mahiya ka naman. Isa, malilintikan ka talaga sa akin. Gusto ko nang bumita! Buka. Ay, Mare, acting. Magaling ko, Mare. Wag na. Ang totoo niyan, hindi kasi ako nakabili ng regalo eh. Ay, nako, pirahin mo na lang. Ah, Mare, wala akong pera. Nasa bahay. Ay, nako, Mare, yun lang ba? Ipasibuan na Luwilier mo na lang. There are 3,000 branches nationwide. Wow, galing. Ay, pwede ka nga gumamit ng Easy Buwana eh. Download it sa Google Store or sa Apple Store. For free. Really? Ay, nako, wag ka na magpalusot. Because it's approved. Ay, nako, wala talong kawala sa'yo. Naging obligasyon ko na yung anak mo ha. O, ito. Finally, finally. Sa akin mo nabigay, Mare. Hello, di ba siya yung sikat na TikToker? Oy, pa-picture kami. Pwede pa-fansign. Grabe, sikat niya na pala. Teka. O Margo, ano yung suit mo? Di ba pinagbabawal yung crop top dito? Hindi mo ba ako kilala, ma'am? Influencer ako sa TikTok. Oh, ay ano naman ngayon? Tantanan mo nga ako, mag-bihis ka dun. Hindi mo to pwede gawin sa akin. Umanda ka, ilalive ko to. Oy, Margo, tama na yan. Margo, wag na. To all my fans and followers, let's cancel this teacher. Influencer yarn? Seryoso dito ba siya? Dito talaga magti-tiktok? Oh, miss, pwede pa daan. Miss, ano ba? Ano ba yan? Paharang-harang? Bakit kasi dito nagti-tiktok eh? Bakit kasi sa 7-Eleven pa eh? Ay, excuse me po, padaan lang ko. Aray! Hala, bakit niya sinabunutan? Miss, ano ba? Nagko-content ako dito oh. Punting respeto naman. Ate, magkano po yung hotdog sandwich niyo? Ah, 55 pesos lang. Ang gusto niyo po ba ex-deal? Ha? Pinagsasabi mo, bigyan niyo ako ng free hotdog sandwich tapos ipropromote ko yung business niyo. Nay, pwede ba akong maglaro sa labas? Hindi! Matanghaling tapat, o tingnan niyo kainit-init, o. Oh. Ay, bumanuno kayo dyan. Nanuno? Ano yun, Nay? Mm,
mabati kayo ng engkanto, naman lupa, mga duwende, ganun. Oh, ganun? Eh, dito sa bahay, pwede rin naman tayong manuno, eh. Dito sa bahay? Eh, paano mo naman nasabi? Eh, kasi may engkanto rin dito. Saan? Tingin ka sa salamin. Doon ka! Natulog! Daya nyo naman. Kayo nga, nagtutong its kayo, tangaling tapat. Bawal maglaro! Deserve. No, dapat kasi hindi ka na nagpapaalam para makalabas ka. Nay! Si ate, tatakas, lalabas lang siya ng bahay. Subukan niyo! Sige! At malintikan kayo sa akin. Ayun, deserve. Che! Wishit ka talaga. Kakatakas na sana ako eh. Uy, si kuya! Oh, bebeng! Oh, teka, parang ang lulungkot niya yata. Hindi kami pinayagan lumabas ni nanay. Makikilaro lang kami eh, ayaw kami payagan. Si Bebeng kasi pakilamero, nakalabas na sana ako eh. Hey, nako, ganun talaga. Tsaka mainit sa labas. Huwag muna kayo nagpupunta kung saan-saan, ha? Eh, buti ba naman ikaw? Di naman, oh. Eto, may gift ako sa inyo. Cellphone! Oh, eto sa'yo, iPhone. Thank you, kuya! May pan-tiktok na ako. Oh, pwede na yan, ha? Thank you, kuya! Oh, Nay! Saan mo na naman galing yung pinabili mo dyan? Ang mamahal niyan! So, pagla-live ko, syempre. Sumawad ako ngayon, medyo malaki-laki. Ah, yun! Paano na ulit yun? Si nanay, oh. Ulit-ulit na lang. I-click mo yung link na nasa bio ko, tapos i-download mo yung app. Ganito, i-click mo yung link, tapos i-click mo yung tatlong dots, tapos open in browser, tapos i-download mo na yung app. Oh, tapos? Oh, tapos pwede ka na mag-create ng account. Pwede mong i-connect sa Facebook, mobile number, o kaya sa yung Gmail account. Eh, di kapag ginawa ko yun, sasahod na ako. Nick! Siyempre, magla-live ka. Kahit 1 hour lang everyday, pwede na yun. Pero dapat masipag kang mag-live. Oo, sige, magla-live na rin ako. Para naman makabawas-bawas sa mga utang. Teka, may utang na naman kayo? Eh, di ba kakabayad lang natin ang utang nyo? Ano ba naman si nanay? Eh, sa akin, nak. Wala ka bang pa-cellphone dyan? Eh, ito na lang yung natira sa sahod ko na eh. Oh, ito na lang sa inyo. Ayaw ko nito! Gusto ko ng cellphone! Ano? Ano ba yan? Napaka-init! Hoy, anak! Ibili mo nga muna ako ng yelo doon sa labas. Ah, pambili. Ma! Ah? Ito yung pinapabili mong yelo. Eh, ano nangyari dyan? Ba't nalusaw? Eh, nalusaw na. Napaka-init kasi sa labas eh. Ah! Ma! Ah? Sira ba yung electric pa natin? Hindi! Mahal ang kurente ngayon, kaya magtipit-tipit tayo ngayon. Magtiis ka dyan. Ama talaga. Ay, Mare, kamusta ka na dyan? Oh, ganda ng buhay mo dyan. Parelax-relax ka lang dyan. Mag-i-snow pa dito. Eh, wag mo na. Eh, Mare, baka magiging dito. Mare. Ha? Eh, dito sa Pilipinas, may rep dito. Kumusta, mga chong? Samahan niyo ulit ako sa isang nakakapagod at magastos na araw. Simulan natin yan sa pagpapainit ng kaping lumamig. Nagtimpla na kasi ang lola kahit tulog pa ako. Kaya pinainit ko na lang at isasabay sa pagkain. Mag-unboxing tayo ng Shinaron na food. At ito na nga ang laman niya. Sobrang sarap, di ba? At yan ang almusal natin ngayong umaga. Pupunta na naman tayo sa school ngayong araw. Kasi may ipapasa tayong mga papel. Kaya eto, makikiligo na naman tayo sa kapitbahay. Sa mga nagtatanong kung nagsasabon po ba ako. Aba, syempre, nagtutoothbrush din ako kapag aalis. Kapag aalis lang. Uy, si Oe. Kailangan na natin magbihis kaya sinuot ko na yung pantalon. At magti-t-shirt na rin ako ngayong araw kasi sobrang init. Nagsuot na ako ng medyas para masuot ko na yung sapatos ko. At eto na ngayon ang outfit natin for today's video. Nasa kusina ang lola ngayon at nagtatanggal siya ng anay. Habang ako naman nag-aasikaso na ng mga gamit na dadalhin ko. Syempre, hindi natin pwede makalimutan ng tubig. Kaya pupunoyin natin yung tumbler bago umalis. Chinek ko muna sa salamin kung mukha na ba akong tao. Okay na to, kaya pwede na tayong umalis. Kiss muna kay lola. Oo nga pala, muntik ko na makalimutan. Magpiprint muna ako bago umalis. May medical kasi kami sa school ngayong araw. At magpapasa rin kami ng papel. Kaya pinrint ko na yung mga kailangan kong dalhin. Pagkatapos natin magprint, syempre babiyahin na tayo. Magsisingle ako pa kanto. Tapos sasakay tayo ng jeep pa metro. Tamang tanaw-tanaw lang sa labas. Napakaaga pa lang pero sobrang init na. After sumakay ng jeep, mag-tricycle na tayo kasi late na rin ako. At nakarating na nga ako sa school. Syempre, dumiretso na ako sa clinic para sa medical. Tamang upo lang habang naghihintay. Hello kay ate ko. Happy birthday sa'yo. Uy, si Oe. Tapos na tayo magpa-medical
kaya tara, alis na tayo. Kalkalin naman natin sa bag yung mga ipapasa nating mga papel. Kaso may nakalimutan na naman akong isulat. Katapos kung magbasa, umalis na rin ako. Pero hindi pa tayo uuwi sa bahay. Kasi kailangan pa natin pumunta sa dental clinic. 2 months na kasi ako hindi nagpapa-adjust. At ngayon lang nagka-oras para makapagpa-adjust ako. Sobrang busy ba naman kasi ng tao na to? Uy, si Oil! Akyat na tayo! Alam nyo bang nagdikit-dikit na yung ngipin ko? Noong una ako kasing punta dito, naka-social distancing pa sila. Ngayon, close na sila sa isa't isa. Pero kailangan pa rin natin magpa-adjust para mas sumayos pa. Pagkatapos nito, alis na rin tayo agad. Sobrang nagugutom na ang tao na to. Kaya balik muna tayo sa school. Nag-jeep na ako papunta sa school, pwede naman pala. At mas mura pa. Oo nga pala, pang-apat na araw na ng interims ngayon. At papasok kami sa gym ngayon. Para panoorin yung senior namin sa koral. Go, Kuya John! Todo support ng mga koral kay Kuya John. Kaya nakicheer muna kami. Tapos bumalik muna kami sa backstage kasi sobrang init na. Nagpahinga muna tayo kahit sobrang gutom na. Tapos alis na tayo ulit. Para makakain na. Magsasamji nga pala kami ngayong araw kahit hindi pa namin dessert. Kasama ko si Mima ngayon. Bago palang mag-intrams, nag-decrave na kami sa samji. Pero ngayon natuloy na kaming kumain. Pagkatapos namin kumain, nagayos-ayos muna kami. Tapos sumalis na rin kasi manunood kami ng volleyball. Sobrang daming tao. Hindi ko alam kung volleyball ba itong pinapanood namin o pamaypay festival. Sobrang init, parang babahan ng pawis. O baka naman laway yung babahan. Si O.A. Tamang cheer na naman kami dito. Sige pa, si O.A. Yung tuloy, natalo kami. Pero okay lang kasi sobrang gagaling naman nila. At nag-enjoy ang lahat sa panonood. O siya, hanggang dito na muna. Tuloy ang buhay. Bye-bye! Si O.A. Kanina kasi sobrang init dun sa labas. Ha? May nag-aya sa akin uminom ng kape. Ano ka si Raul? Kumusta mga chong? Babiyahe na naman tayo ngayon para sa isa na namang rehearsal. Bakit kasi hindi pa na-invento ang pag-teleport? E di saan? Mabilis na lang akong makapunta. Muntik pang inabot ng 3 buwan yung paghihintay ko sa gym. Uy, si O.A. Hindi pa man nag-umpisa yung practice, parang pagod na yung mukha ko. Sobrang saya ko kasi nakatawid ako mag-isa. Pero medyo naligaw lang ako kasi hindi ko alam kung saan ako pupunta. Sa Santo Cristo Church kami magpa-practice ngayon. Kaya nung may nakita kong cross, siguro yun yung simbahan. Kaya dali-dali na akong pumunta habang nakasalubong ko itong mga pusa na to. Nagpabili nga pala ako ng burger sa besti ko. Kasi panigurado, gutom na naman ako pagdating. Hindi ko na nga sana babayaran. Kaso nakonsensya ako kasi nasa simbahan kami. Malapit-lapit lang naman yung nilakad ko pero medyo nauhaw ako doon. Kaya uminom muna ako bago kumain. Malaki naman yung burger kaya paniguradong mabubusog ako. Medyo nahiya nga akong kumain sa loob kaya lumabas na lang rin ako. At doon ko na inubos yung pagkain ko. At dito, nag-start na nga yung rehearsal namin. Mag-vocalization muna kami bago kumanta ng bongga. Ang bilis ng panahon, no? Mag-aapat na buwan na pala ako nasa koral. At sa tingin ko, nag-improve naman ako sa pagkanta. Kaya worth it ang pagod. Kahit na naghihintay na lang ako ng bus tuwing rehearsal. Bahala na siguro kung hanggang saan ako aabot. Tapos na nga rehearsal namin dito kaya after mag-pray, nagayos na kami ng upuan. At nagpaalam na kami sa isa't isa. Uwian na! Uy, si O.A. Kasama ko nga ang 2 nanchal at kong besties. Maglalakad kaming 3 papuntang metro. Mainam naman na may kasama akong maglakad gayong pauwi. At sure naman ako na hindi na ako maliligaw kasi diretso lang naman yung daan. Mahina kasi ako sa mga direction. Pero eto, may palatandaan naman na nasa metro na kami. Malapit ito sa McDo. Kaya walang kaligaw. Nagbutor na yung 2 kong kasama. At ako naman, sinusubukan na naman yung bago kong skill. Ang tumawid mag-isa sa kalsada. Nakakatakot kasi tsaka nakakaiyang magharang ng mga sasakyang dumadaan. Kaya buti na lang walang masyadong sasakyan na dumadaan ngayon. Maglalakad pa pala ako hanggang dun sa burgeran. At dito ako maghihintay ng sasakyan. Maganda umaga. Ako nga pala si Kaiser. Makulit ako pero masipag naman. At ito ang kwento ng araw ko. Pagkagising ko nga, nagbuhat agad ako dyan ng tubig. Kasi wala na kaming tubig. After noon, nagluto na rin ako ng almusal. Ito nga lang pansit canton. Bali, naglaga pa rin ako ng 2 itlog dyan para sa may pansit canton natin. Masarap kasi yon pagka pares. Hindi ka nalang kumain ng pares. Ay, ewan ko ba? Ganito talaga pag walang kapares. Kinamusta ko nga rin pala yung pusa ko kung okay naman siya. At sabi niya, okay naman siya. Bali, luto na nga pala yung pansit canton natin. Ilalagay na lang natin siya sa may plato. Pero pagkatapos mong ilagay sa plato, syempre, tanggalin mo muna yung tubig sa loob. Magmumukhang sabaw kasi yan, magpe-payless. Ganito nga yung gagawin nyo, ilalagay nyo yung pasit canton doon sa may 2 itlog at ilalagay nyo tong itlog sa may pasit canton. Diba napakagulo, nandito kasi yung pusa ko. Kumain na nga pala ako dyan at sinabayan ako ng pusa ko. Bali, tinuro ako nga pala yung pusa ko na huwag makisalo sa akin, kaya binigyan ko na lang siya ng pagkain. Sa mga nagtatanong nga pala kung anong layo ng pusa ko, per cut nga pala yan. Hindi siya nag-i-English. More on Tagalog siya. Siyempre, pagkatapos mo nga kumain, mag-uurong tayo with dance step. Mahilig kasi kung sumayaw dati.
Ngayon, di ko na alam. Ginagaya ko ata dito si Johnny Boy. Pagpasok ko nga ng loob, nandito yung nanay ko, naglilinis. Gusto ko naman tumulong kaso malilate na ako sa school. Bali, nakagayak na nga pala tayo dyan at sobrang late na natin. Kaya umalis na nga pala ako. Nagpaalam na nga pala ako dyan kay mama. Sabi ko, alis na ako. Sobrang init nga pala dito sa Pilipinas. Kamusta ka dyan sa Amerika? Dito sa Pilipinas, sobrang init talaga. Nakarating na nga pala ako dito sa school. Pagdating ko nga pala, sabi ng teacher namin, maglinis kami. Hindi pa nga kami nakapaglilinis dyan, pero yung classmate namin, nagmimirenda na. Ay, ewan ko ba. Ito pang isa, patayo-tayo na lang. Buti na lang ako, pawalis-walis lang. Pag nagwawalis nga pala ako, kailangan may daspan. At kailangan sipagan, parang ganyan. Hinahakot ko lahat ng kalat. Inagaw ko na nga rin pala yung umalis ng isang classmate ko kasi sobrang sipag ko. Ako nakakambala sa lahat. Tapos pagpasok ko sa room, meron palang quiz. Hindi ko alam. Hindi pa naman ako nakapag-review. Hais. Ano ba yan? Kaya itong classmate ko, kinakausap ko, sabi ko, pakopyahin mo ako. Sabi niya, wag daw. Mauhuli kami ni ma'am. Sabi ko, patago naman tayo makakopya eh. Hindi naman tayo magpapahuli. Pagkatapos nga ng quiz, bumili na lang akong tinapay para magmerienda. Dito, kahit wala kami maisagot, busog ka na dito. Hanggang na lang muna, paalam. Boy, boy, boy! Nakagawa ka na ba ng pitcha? Hindi. Hindi pa ako nakakalaro. Paano ba ito laruin? Talaga, boy? Kailangan muna natin gawin to. Sa paggawa nito, kailangan mo humanap ng bechinko. Ayan, nakakita pa tayo dyan. Tapos humanap ka rin ng pako. Humanap ka na nga rin pala ng bato. At etong snow bear, balat niya ng candy. Okay, paano ba natin ito gagawin? Alam ko, dahil kay Sisi. Sisi? Sino si Sisi? Si Sisi ay isang bagong app na batay sa AI na makakatulong sa atin pagresolba ng mga problema. Maaari din itong gawing isang mapagkakatiwalaan na personal na assistant. Pwede kang magtanong ng kahit ano kay Sisi at sasagutin niya ang mga ito. Meron ding iba't ibang bot si Sisi. Wow! Ang galing naman! Siguro ba itong app na ito, di ba? Hindi, hindi, boy! Libre itong app na to. Kaya i-download mo na sa App Store and Play Store. Ganito, boy! I-chat mo lang si Sisi kung paano gumawa na laro ang pitcha. Ayan, parang ganyan. Ngayon naman butasin natin ito na hanap natin, bechinko. Sa gitna, ayan, parang ganyan. Pagkatapos mo ang butasin, ikabit mo na yung nakuha mong plastic. Ayan, tapos na siya. Okay, laruin naman natin itong pitcha. Tara. Ang taas! Naalala nyo ba dati nung bata pa tayo? Yung manonood tayo ng Dragon Ball sa TV tapos sabay-sabay natin iaangat yung kamay natin. Isa ako sa mga nakasubaybay sa Dragon Ball simula nung bata ako hanggang ngayon. Sabi nga ni Goku, pag nahanap mo ang pitong Dragon Ball, pwede kang humiling na tatlong kahilingan. Ito si Aki Toriyama, o mas kilalang Aki. Siya ang naggawa ng Dragon Ball. But really? Call me Kakarot. Salamat sa alaala. Hindi ka namin makakalimutan. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam!